Hello everyone! Welcome sa lutong bahay ni Abby! Happy New Year! Ngayon, gagawa lang po ako ng super simple side dish na pwede natin kainin kapag nagpito tayo ng isda or gulay. Gagawa po ako ng Dilis Salad. Ang gagamitin ko po ay bolinao. Itong bolinao to, this is from Davao, Davao City. Mas maliit po siya compare sa dilis. Dried fish siya. And then, meron po tayong radish or labanos. One medium size po to. Ini-slice ko ng maninipis. And then, two medium tomatoes na ini-slice ko rin ng maninipis. And then, onion. Kailangan po natin ng 1 cup of vinegar and 1 half tablespoon of asin. Gagamitin po natin itong asin para dito sa labanos dahil kailangan po natin pigain itong labanos na to para mawala po yung excess water niya. So, gagamitan natin ng asin para magpawis siya. Ganyan pong gagawin natin. Tara, luto tayo. So, ngayon po, lulutuin na natin yung dilis natin o yung bolinao. Naglagay na po ako ng 2 tablespoon of cooking oil sa ating kawali. Parang lulutuin na natin ng sandali itong dilis hanggang mag-crispy. And then, gagawin na natin yung salad. Habang lulutuin ko po itong dilis na to, nilagay ko na yung asin sa labanos. So, that will take 5 to 10 minutes para matanggal yung excess water niya. Lulutuin lang natin to hanggang mag-crispy, hanggang maluto, maging malutong. And then, i-drain po natin siya para mawala yung excess oil, kung meron. So, ayan. Malapit na po maluto yung ating bolinao, yung ating dilis. And then, after po neto, pipigain ko na yung labanos, i-rinse natin siya sa water, and then, pwede na natin gawin yung ating salad. Okay, so daluto na natin ating bolinao o ang ating dilis. And napigaan ko na rin po ng asin at tubig itong ating labanos. So ngayon gagawin natin, gagawa na tayo ng salad. Lagyan natin, mimix lang natin ang kamatis, sibuyas, ang labanos. Make sure po pala na balawan nyo mabuti ang ating labanos para yung alat mawala din. So, ang ating 1 cup of vinegar. Super dali lang po nito. Mix natin. And then, yung last, lalagay po natin ang ating bolinao. Ang ating dilis. Siya. Yung iba po, dadagdag pa ng asin, pero since maalat ng ating dilis, okay na po. Optional na lang kung gusto nyo lagyan ng asin. Yung iba, naglalagay din ng konting sugar, pero hindi na po ako naglagay. So, bababad lang natin siya like for 5 minutes, and then pwede na po natin siya i-serve. Okay guys, so this is the finished product of the bolinao salad. I hope you guys liked this recipe. This was a very easy recipe to make. And thank you guys so much for watching. Bye!